Okay, as promised, let's do a Q&A by the end of the month. So I hope okay lang sa inyo itong setup na to. So let's begin. Okay, for the first question ng Q&A, this is from Angelo Antivo. So for Q&A, ano pong ginagawa nyo or ano plano nyo or iniisip kapag nakita nyo na negative yung portfolio nyo? Or paano nyo hinahandle emotion nyo? Kasi po, minsan matitil kasi ang karamihan tapos nawawalan sa focus. Thank you po. So ang hirap sagutin ng tanong na to kasi wala eh, namumula na yung portfolio mo eh. So ano yung gagawin mo? So para sa akin pagkaganto, it's either ang pinaka-suggestion ko talaga dito is just to cut pag sobrang emotional ka na, cut mo na lahat tapos take a break, take a pause, wag ka muna mag-trade. Para mag-purge ka muna, yun yung term na ginagamit ng mga traders dito. Kasi ang hirap eh, I don't know muna kung are you an investor or you're a trader. Kasi kung investor ka, dapat kaya mong sikmurain itong mga ganitong pangyayari kasi you're in the long run. Pero pag trader ka kasi, usually before pa lang lumalaki, kinakat mo na yung mga ganitong sitwasyon eh. So ako, ang suggestion ko dito pagka sobrang lalanan ng port mo tapos hindi ka na nakapag-isip ng tama, mag-purge ka na, just cut it and mag-purge ka na lang muna until para ma-refresh yung mind mo, para ayun, clean slate ka ulit, tapos at least doon, alam mo na yung gagawin mo pagka, alam mo yun, susundin mo na yung trading plan mo ulit kasi hindi ka na emotional. So in the first place, don't let yourself get into that kind of position. Kasi ako kasi, before, ang nangyayari sa akin, yung pinakamala nangyayari sa akin is, I lost 10% ng portfolio ko and yun, kaya ko kasing sikmurain yun eh. Pero yun nga, depende kung gaano ka lala. So I suggest, just have a trading plan and follow mo yun. Kasi sa trading naman, there's only three things na mangyayari sa stock mo. It's either it goes up, sideways, or go down. So dapat, meron kang trading plan sa kahit anong mangyayari dun sa tatlong moves na yun. So ayun, I hope somehow my answer helps you. Ang hirap kasi pagka sobrang sunog na yung portfolio mo eh. Wala talagang sobrang gandang solusyon dun. Unless, yun nga, kaya mo magdagdag ng bagong cash, ng bagong buying power, and you could do better trades. So siguro pwede din yun. Pero yun, it's case-to-case basis, I hope the best of luck na lang sa'yo. Good luck! Okay, question number 2 is from Chanel Jan Tumarong. So, question number 1 na dito is, what networking company was that you joined? So, it's Global Intergold. So, ayun. I hope yung mga nadali din doon is okay na kayo and di na kayo galit. So, number 2 is, what is your medium sa stock market? So, yung platform na ginagamit ko is yung broker ko. Is COL Financial. Number 3, do you know Graham Stefan? What's up, guys? It's Graham here. And Matt DeBella. So, yun. All familiar ako sa kanila. So, kay Graham, yung parang gusto ko lang itry dito na mga concept niya is you're going to buy yung mga parang tatlong apartment or tatlong real estate property or apat. Tapos, doon ka titira sa isa. Then, you let yung tatlo magbayad ng mortgage na kukunin mo para dun sa lahat. So parang nakalibre ka dun sa tinitirahan mo. So I hope nagets yung concept eh, no? So ang ibig ko sabihin is you're going to get a mortgage para bumili ng apat na property. Kasi yung isa titirahan mo, tapos yung tatlo paparentahan mo. Then yung tatlong pinaparentahan mo, dapat kaya niyang bayarin yung buong mortgage na kinuha mo. So yun yung gusto ko itry na concept sa kanya. Plus isa pang gusto ko rin itry na concept is sa mga cars ata. Kung kaya mo ba talaga yung parang how do you get a car for free or parang without giving out or putting out your money? Kay Matt Diavelman, obviously, minimalism. Tapos yung mga 30-day video challenges. Actually, I made a 30-day video challenge last year. So yung sa akin naman, 30-day of tracking all my expenses. I'll link it dito sa show notes and sa description box. Tapos yun, productivity videos din ni Matt Diavela. So yun, I'm a fan of those two. Question number 4. Sino pa ang ibang Pinoy YouTubers na ang niche nila ay financial stability? So yung ma-recommend ko dito is Maybelline Money and si It's Chris ata yung name ng channel niya. So those are two channels na maganda yung potential na nasa same niche ko. Okay, may 2 more na follow-up question pa siya. What books help you with investing? Pero yung sa akin is Rich Dad Poor Dad din yung The Richest Man in Babylon. So, yun, maliban dito, siguro is another book na gusto kong bilhin na pure to investing na talaga. Aside dito kasi sa binabasa kong isang book na to. Ito ang kapal kasi. Ang problema kasi when it comes to books, I don't wanna buy muna a new one until matapos ko yung current na binabasa ko. Kasi nangyayari pagka bumili ako ng bago, I tend not to read na yung last book na binabasa ko. So ito, pure investing din to, it's The Snowball. So autobiography to ni Warren Buffett. So ayan, yung book na i-recommend ko sa'yo when it comes to investing is probably yung The Intelligent Investor by Benjamin Graham. So ito na yung last question niya, at Jericho Cordon, another question pa. What PH-based websites ka pareho ng Mint.com or Personal Capital to manage your finances? I use Money Manager sa phone lang kasi. So actually, ito yung mga pinapromote nila no, na sa mga ads nila dun sa mga personal finance na YouTubers sa US or sa West.
Actually, yun lang din yung familiar ako eh, yung ano, Money Manager app. That's the app na ginamit ko nung nag 30 day of tracking my expenses ako. So, sorry, wala. As of ako, so far, based on sa mga nakikita ko, wala tayo dito. So, alam niyo, parang ang dami pa, ang laki pa ng potential ng mga parang apps and websites sa Philippines. So, I hope sana may mga parang fintech companies na mag-focus dito. So far, wala pa. So, katulad dun sa'yo, yung pinaka-okay na nakita ko is Money Manager app. Alright, let's continue this Q&A at some other spot. Alright, the second one Q&A is... Okay, this next question is from Georgette Tassis. So, yung sabi niya, may happy na na-mention ako sa video mo, Kuya Jack. Ewan ko, pero na-excite talaga ako. So, for Q&A, yung tanong is, how do you gather information regarding your contents po? So, sagutin ko muna ito. How do I gather information para sa mga videos ko? Siguro, karamihan din preconceived information na. So, usually, I gather it sa mga events na pinuntahan ko, sa mga trainings ko, sa seminars, especially when it comes to personal finance. Tapos, ano din, sa pag-consume ko din siguro ng mga content ko. So, pag-consume ko ng mga content na ibang tao. Siguro what people doesn't know is I also consume a lot of content aside sa pag-create ng mga content. So, yun, siguro sobrang interested lang talaga ako sa topic ko. Siguro, naranasan nyo din naman yun eh, diba? Sa parang meron kayo interested na topic, tapos parang you tend to parang search lahat ng mga bagay about doon. So, lahat ng butas, alam nyo. So yun, feeling ko yun yung paraan ko ng, or yung way of me gathering information for a video or a content. Yung second question niya is, paano niyo po in-organize yun in a well-informative manner? Kasi po, I'm really impressed sa content mo, Jack. Pati sa delivery, kaya I always watch your video. Solid from the start. Thanks, Georgette. So yun, siguro one thing na hindi na-realize ng mga tao before sa paggawa ng content is ang laking factor ng pag-write. So, I really, parang script or write. So, yun kasi yun eh. Yun na parang tip na nakuha ko sa ibang mga content creators din na ang ganda ng pag-tell nila ng story. Parang yung flow sobrang solid. So parang, alam mo, seamless yung flow. Parang, oh, nagets ko kung paano napunta tong point na to from this point. Malamang that was written. So yung so for me kasi karamihan ng video ko is essay video. So it's a video about a topic, hindi naman talaga siya yung vlog eh. So yun, essay writing. So I write yung mga thoughts ko about a certain topic or thesis. Tapos yun na, yun yung pinaka nag-glue sa video ko. So yun yung pinaka nag-organize sa mga videos ko. Another question that I've got from her is this, sa previous video ko. Also, what if you try to make a content regarding pricing your products? Kasi I think people would be interested on that because majority nowadays, you can really see overpriced products. Try mo lang po i-consider. So, dito more na reactionary video na lang or reaction na lang yung gagawin ko. So, for me kasi yung mga overpriced na product, usually yan yung mga hindi naglalagay ng price nila sa mga binibenta nila. So, usually, right, PM is the key. So, para sa akin, yun tunay na overpriced product. Kasi, ang mangyayari doon is, obviously, they want to price gouge yung binibenta nila. Kasi, maghahagal pa yun sa mga, mag-offer ng, syempre, magtatanong how much. So, pwede nilang taasan yun, imbes na kung magkano na lang talaga yung sinet nilang price. So, usually, magkakahagal pa yun between the seller and the buyer. So, usually, yun nga, as a seller, gets ko naman na gusto mo makuha yung pinakamataas na profit margin eh, diba? So, that's why you don't put the price and makikipaghagal ka na lang. Pero kasi ako, kung ako yung seller, tingnan mo din na lang sa point of view ng buyer. Gusto mo bang hindi nakikita yung price ng bibilin mo, diba? So, parang, diba? Yun na lang din. So, for me, as a seller, mas magandang practice na lang na find a profit margin na masaya ka and i-price mo dun yung binibenta mo. Okay, I've been recording this video ng iba't ibang oras. So, this is the last question. So, this is from Daniel Legaspi. So, for Q&A, if given an opportunity to work or do freelance and live in another country where your quality of life will improve significantly, would you? So, ang answer ko dito is yes. So, yung follow-up question niya, if yes, why? So, yung pinaka-reason ko dito is siguro kasi recently I've been talking to my friends na nasa ibang countries, mga nag-migrate ko, mga classmates ng high school. And feeling ko kasi parang yung Philippines, yung culture natin, yung values natin, it's not progressive enough for me. And parang feeling ko there's more that I can do abroad kaysa pag nandito lang ako. So, alam mo yung parang yung difference in culture, yung pagiging cultured ko doon outside the country. Parang yung potential ko sa person is parang way beyond there kumpara kung nandito lang ako. So, yun. So, parang yun yung parang main reason ko why. Okay, I'll skip na yung question na no. So, yung parang last question dito is,
may also know your definition about good quality of life. So yung good quality of life para sa akin is yung successful life. So what successful life means para sa akin is a happy life. So what composes yung happy life para sa akin? For me, it's freedom and security. So for me, yung freedom is being able to have yung opportunity to get what I want, to achieve what I want. So parang ano lang, yung fair opportunity lang to get what I want. Hindi naman exactly makukuha ko yung gusto ko, pero alam mo yun, just to have yung opportunity to get what you want, yun na sa akin yung freedom. So pwede mo din i-include doon yung freedom of speech, yung freedom to, yung financial freedom, yung mga ganun. Pero most likely yung freedom of opportunity lang to achieve or to get what I want. So para sa akin, number one yun. Tapos number two, security. For me, security naman, just being able to provide yung best possible parang care or security para sa family ko or sa people that I do really care about. Kasi para sa akin, ang hirap na, kunwari, paano pag nagkasakit yung family mo, parang hindi mo kayang ibigay sa kanila yung best possible healthcare, o kaya naman may threat sa kanila and hindi mo sila ma-protect. So yun, para sa akin, yung security kasi, it gives me peace of mind para to perform well and better. So basically, yung sagot ko dito is, yung good quality of life for me is having freedom and security. Again, thank you for everyone who leaves a comment sa video na yun and to my other videos. I do really appreciate it. If you want more parang Q&A video, I also made yung pinakaunang Q&A video ko. Parang yung mga question naman dun is about yung inspiration, yung motivation, how to deal with burnout, yung mga ganung kind of questions. So yun, I hope you check it out. So yun, see you in the next video and stay well, stay safe, ever, ever. Goodbye!